guys, for today's ganap, isi-share ko sa inyo kung ano ang pinagagawa namin sa araw na ito. Ayun nga, nagplano kami na pumunta sa Quezon Balingasag at natuloy naman yung plano. Ito pala yung meet-up place namin, Gaisano Capital ng Balingasag, para sabay-sabay kaming pumunta sa paruroonan namin. Napakarami namin guys, buti na lang free rides lang ito at sagot naman ng LGU. Umaandar na yung sasakyan pero teka lang, may isa pang sasakay. O ayan, nakasakay na. So ayan, behave lang kami sa aming sinasakyan at sinuot namin yung pamalakasang shades namin guys dahil sa sobrang init ng panahon. At ayan, yung daan, makikita nyo ang ganda-ganda ng view dito. And after 30 minutes, nakarating na kami sa paruroonan namin. Ito palang sinasakyan namin guys, from Barangay Quezon Emergency Response Vehicle. Yung pagbaba ko ay tumalo na lang ako dahil hindi naman masyadong mataas yung tatalunan ko. Ayan, nakababa na ako. Okay, kukunin ko lang yung bag. At teka, may nagpapakyut. At cute-cute naman siya. Kinuha ko ang aking kamera at teka lang, may problema yata sa sinasakyan namin dahil tumutulo daw yung gas. Pero aayusin daw ni Manong driver. Tinuro ni Chair Christie ang aking paa. Sabi niya, bakit daw ako nakasandal? Dahil poor ako, hindi ko afford bumili ng sapatos ko. Char, concern lang naman siya sa akin, baka mahaba pa ang aming lalakarin. Madami naman sa kasamahan namin na nakasuot ng sandal. So ayan, nagsimula na kaming maglakad-lakad. Kami pala ay naghahanap ng mga out of school youth na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Naghahanap kami ng 16 anyos pataas para sa hindi nakapagtapos ng high school. At 12 anyos pataas naman para sa hindi nakapagtapos ng elementarya. Kung may kilala kayo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero gustong makatapos, i-enroll nyo naman sa amin. Ito ay free lang at wala kang babayaran kahit ni piso. Yung ginawa namin ngayon ay nag-house to house kami. May nahanap naman kami pero iilan lang. Dahil karamihan sa mga estudyante ngayon ay nakapagtapos na ng elementarya at sekundarya. Mahigit 4 hours din kaming naglalakad. Bumisita kami sa kanilang barangay hall. May second floor pala ang kanilang barangay hall. Ito pala ang kanilang barangay officials. Very accommodating at very welcoming nila. At napapicture kami sa kanila. At bumalik na kami sa sasakyan. At pwede na masakyan ulit dahil naayos na naman agad ng driver. Ayan, umaandar na ang aming sasakyan. Well behaved naman yung mga kasama ko dahil napagod sila sa paglalakad. Wala nang energy para magsalita pa. At nakarating na kami sa sentro ng Balingasag. Pero my God, ni isa sa amin walang magsalita. Gutom na kasi ang lahat eh. Char. Teka, switch ko nga yung camera para naman makita yung beauty ko. O, tingnan nyo. Wala talagang gustong magsalita sa amin. Ano ba yan? Magsalita naman kayo. So ayan, nakarating na kami sa Butok Mandangwa, Balingasag. Dito daw kami magla-lunch. Ayan yung mga kasama ko. Kitang-kita naman sa kanilang mukha, nagutom na sila. Kaya ayaw nilang magsalita. At pumunta kami sa Baybay. Malapit lang kasi yung dagat nila. Napapagaan kasi yung kalooban ko kapag nakakita ako ng dagat. Oh, tingnan nyo, may bangka pa sila na kulay green. Chika-chika lang kami dito at paglingon ko, may nakita akong kumakain ng hilaw na mangga. At nilapitan ko yung kumakain ng mangga. Sobrang takaw ko kasi kapag nakakita ako ng mangga. Walang pagdadalawang isip, naghingi talaga ako ng mangga sa kanilang tatlo. At binigyan naman ako ng 2 piraso. At dahan-dahan kong pinalitan yung mangga. At may nakita akong baguong at naghingi rin ako. Kaya ayun, kinuha ko ng walang pagdadalawang isip. Sarap! Well, kumakain ako ng mangga, nagchichikahan kami ng tatlong lalaking ito. Hindi ko na natanong kung ano ang kanilang pangalan. Ang alam ko lang, ang dalawang lalaki ay grade 8 na nasa Moyes nag-aaral at saka yung isa ay grade 11 na nag-aaral sa Mambayaan Integrated School. Oh, kita nyo yan? Bagoong yan. Tawag namin dito ay ginamos. Nasarapan ako ng sobra kaya kinamay ko na lang. Yummy! Since matakaw ako sa mangga, sinabihan ko sila na bibigyan nila ako ng mangga. Kapalit nun ay worth 50 pesos. Pero ito yung binigay nila. Sobrang dami. Sobrang dami talaga. Salamat sa tatlong lalaki na nagpapabusog sa simura ko. At ninawag na kami ng kasamahan namin para maglunch na daw kami ng sabay-sabay. Lumapit ako sa lamesa para tingnan yung putahe. Hala, ito lang yung ulam namin.
tatlong sukbang isda lang at pagkasyahin namin ito lahat. Bago kami kumain, nag-pray muna kami ng sabay-sabay. Since wala akong dalang plato, hiniram ko na lang yung takip ng Tupperware na kulay yellow sa kasamahan ko. Ito lang yung pinaglalagyan ko ng lunch ko, kanin at sukbang isda. Madali naman akong mabusog, kitang-kita naman sa katawan ko. So ayan yung mga kasama ko. Enjoy-enjoy lang at chika-chika pag may time. At nabusog rin ang lahat. Pero tingnan nyo, may natira pang ulo ng isda at saka yung buto ng isda. Ito si Mami Joan. Umiinom siya ng 1 litrong tubig. At ito naman yung grupo ng mga singles. O, sino single dyan? Naghahanap kasi sila ng mga matitinong tao. Ito si Mami Alcher. Umiinom rin siya ng tubig. At saka Sir Lloyd, umiinom din. At ito naman yung ibang kasama ko. Chika-chika lang since busog na. At may dala pala akong face mask at saka wipes sa bag ko. Siyempre, silent ni tayo pag may time kasi hirap ng buhay ngayon. Hindi ko na nakuha na ng video kasi ang daming bumibili. 15 pesos per pack lang kasi yung benta ko sa KN95 face mask. Sa isang pack, may 10 pieces ang laman. At 25 pesos naman ang benta ko sa wipes na may lamang 80 sheets per pack. At ito yung nabenta ko sa araw na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta at bumibili sa aking mga paninda. Yun lamang po at maraming salamat po sa panonood!